What's up again mga kapajak? For today's video ay may panibago na naman tayong iba bike check na latest bike dito sa market. Ito ay walang iba kung hindi si Pinewood Easter 2022 model mga kapajak. Yes mga kapajak, 2022 model to no. Ilang araw pa lang mula nung narinis tong si Pinewood Easter, kaya iba bike check natin to mga kapajak. Mamaya titignan natin kung ano meron dito kay Pinewood Easter no. At syempre titimbangin na natin siya mga kapajak. Sasabihin ko na rin sa inyo yung price niya mamaya. At saka titingnan na din natin kung sulit ba yung specs niya para sa kanyang price. Pero bago tayo magsimula mga kapajak, ako nga pala si Aldwin at dito po yung nag-upload ako ng mga bike related video na kagaya nito. Kaya kung hindi ka pa na subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga latest bike dito sa market na kagaya nitong si Pinewood Easter 2022. So tara mga kapajak, huwag na natin patagalin to. Simulan na natin ng pagbabike check dito kay Pinewood Easter. Alright mga kapajak, ito na yung bike check natin dito kay Pinewood Easter 2022 model mga kapajak. Magsimula na agad tayo sa kanyang frame no. Yung frame na to mga kapajak is made from alloy siya no. Yung material na ginamit sa kanya ay aluminum alloy 61 lang. At yung frame size ng iba bike check natin ngayon mga kapajak ay size 17 siya, yan. Available din ito sa size small mga kapadyak. Ito kasi yung bike check natin ay size medium to mga kapadyak. At available din to sa size 27.5 at size 29er, katulad nito ang iba bike check natin. Tapos dito sa kanyang down tube mga kapadyak, makita natin yung Pinewood na brand name oh. Ayan oh. Parang sticker siya mga kapadyak, pero hindi siya natatanggal no. Yung palang frame na to mga kapadyak is ano siya no, glossy type yung frame na to. Tapos yung mga decals niya kagaya itong Pinewood ay naka texture siya mga kapadyak. Texture siya. Meron siya pagka texture na parang matte finish siya yung mga decals. Tapos sa kanyang ICR naman ay dumaan dito sa kanyang down tube, kabila niyan mga kapadyak. Yan. Dito dumaan yung shifter para sa kanyang RD. Tapos sa kabila naman, bakante siya mga kapadyak. Pwede to, pwede tong pantry buy no. Kaya meron pa siyang ICR sa kabila. Tapos sa kanyang braking wrap naman ay dumaan dito sa kanyang frame na externally routed yung kanyang brakes mga kapadyak. Tapos sa top tube naman ay makita natin yung Easter na model name ayan oh. At yung 27.5 na nakalagay dito mga kapadyak. Pero 29er itong iba bike check natin ngayon. May nakalagay dyan na hydro forming tube mga kapadyak. Ibig sabihin matibay yung pagkakagawa dito kay Pinewood no. Yan ang ibig sabihin ng hydro forming tube mga kapadyak. Meron din siyang reinforced gasset dito mga kapadyak, yung protector para dito sa kanyang seat tube no. Dahil mahaba yun dito niya mga kapadyak, kaya binigyan nito lang protector na ganito para hindi mabali dito mga kapadyak. Sa kanyang head tube naman mga kapadyak ay naka-tapered na siya no. Yan, naka-taper na siya. At yung logo ng Pinewood ay nasa harap. Meron din sa harap. Sa kanyang welding naman mga kapadyak, hindi pa siya smooth welding. Pero okay lang yan mga kapadyak. Mukhang solid naman yung pagkakagawa sa frame. Oh. Solid yung pagkakagawa. Pero sa kanyang seat post naman mga kapadyak, yung seat clamp nito ay naka-quicklist na. Alloy na rin yan mga kapadyak. Yan o, oh, alloy na yung seat post niya. At yung kaya seat post, yan 30.4 yung seat post niya mga kapadyak. Siguro yung haba nito mga 350mm no. Yan. Sa kanya saddle naman mga kapadyak is Pinewood brand na rin. Yan o, oh, Pinewood brand. Ito yung saddle niya mga kapadyak. Tapos malambot na rin yung foam niya mga kapadyak. Pero wala siyang butas sa gitna no. Hindi katulad ng ibang saddle na binabike check natin. Syempre yung dito bakal pa yan no. Para matibay yan, kaya ginagawa nilang bakal yan. Tapos dito agad tayo sa kanyang drivetrain mga kapadyak. Ito pala naka 1x8 speed siya mga kapadyak. Ito yung mga cogs niya sa likod, 1x8 speed. At yung pinakamaliit nito mga kapadyak ay 11 teeth siya, yung pinakamaliit. At yung pinakamalaki naman 40 teeth mga kapadyak. Yan, 40 teeth yung pinakamalaki nito mga kapadyak.
Yung hard naman ginamit sa kanya yan, Shimano Torn TX. Yan. Shimano Torn TX na pang 8 speed yan. Tapos yung cassette naman ay crack naman ito mga kapadyak. Ay naka hollow tech na yan mga kapadyak. 1x hollow tech crack set. Ang brand nito ay Grand. Ayan, Grand na ito mga kapadyak. Alloy natin yung kanyang crank arm, no? Ayan, alloy na yung kanyang crank arm. Yung kanyang chainring ay bakal pa. 34 teeth yung chainring niya mga kapadyak ay, at 104 BCD yung kanyang chainring. Hollow tech na yan mga kapadyak. Sa kanyang hub naman mga kapadyak, walang nakalagay pero cassette type na yung hub niya, no? Pero non-series yung hub niya mga kapadyak. At yung kanyang chain, ayan, TG na chain mga kapadyak. Tingnan natin kung mayroong missing link. Wala akong nakita missing link mga kapadyak, no? Wala sigurong missing link yung kanyang chain. Ito pala yung sound check na kanyang hub, sa mga nagtatanong dyan. Ayan, sa kanyang wheel set naman mga kapadyak, yan siya, naka skin wall na gulong, no? Compass yung ginamit sa kanya mga kapadyak. Compass skin wall tire na may lapad na ano mga kapadyak, 29x2.10 yung lapad nito mga kapadyak, 29x2.10. At yung kanyang rim naman ay pang 29 din. Yan, pang 29 din yung rim. At yung kanyang rim ay alloy na. Yan, alloy na yung kanyang rim. Naka may design na dito mga kapadyak para makasipan ng width sa alloy na rim, no? At yung kanyang spokes ay 32 holes yan mga kapadyak. 32 holes yung kanyang spokes. At syempre bakal pa yan mga kapadyak. Yung kanyang spokes bakal pa. Sa kanyang suspension naman mga kapadyak, yan, yung kanyang suspension alloy na dito mga kapadyak. Alloy na yung suspension na dito. Yung kanyang stanchion ay 100mm. At bakal siya mga kapadyak. Bakal yung kanyang stanchion. Bakal yan mga kapadyak dahil naka coil type pa to, no? Hindi pa yung air type na suspension. Ang kagandahan dito mga kapadyak ay may lockout na yan, no? May lockout na yung kanyang fork. At syempre naka quick release na rin yan, no? Naka quick release na yan mga kapadyak. Harap yan at likod. At yung rotors nito mga kapadyak ay pagkita natin na 160mm na rotor, 6 volt mga kapadyak. At naka hydraulic brakes na rin siya. Ang ginamit na brand sa kanya ay Siemens hydraulic brakes mga kapadyak. Siemens hydraulic brakes. Sa likod din mga kapadyak ay naka quick release na rin yan. At naka 6 volts na rotors, 160mm. At naka hydraulic brakes ng Siemens. Ayan, ayan siya. Naka post mount pa na yung braking mount niya sa likod na mga kapadyak. Naka post mount siya. Ito pala yung kasama niyang stock pedal mga kapadyak, ayan, no? Alloy na siya, no? Pero mukha siyang plastic pero alloy na yung pedal niya. Pero hindi pa to yung silvering mga kapadyak. Mas maganda kung i-upgrade yung to sa silvering, no? Dito naman tayo agad sa kanyang cockpit setup mga kapadyak. Yung handlebar nito ay yan, pine wood na rin yung ginamit sa kanya mga kapadyak. At alloy na yung kanyang handlebar, no? Siguro yung haba nito mga standard 720mm, no? At yung kanyang stem ay alloy din na Pinewood brand. Alloy na din niya mga kapadyak. Haba na siguro ito ay mga 60mm yung haba niya. At may dalawang spacer sa ibaba, no? At yung kanyang headset mga kapadyak, siguro mga silvering na rin ito, kaya ball bearing siya, no? Pero malamang naka-silvering na rin yung kanyang headset. Sa kanyang handle grips naman, naka-rubber handle grips siya. Ayan. Handle grips at yung kanyang brake lever para sa likod. Ayan. Siemens na brake lever, no? At yung kanyang shifter para sa kanyang RD. 8-speed na Shimano. Shimano 8-speed shifter. Ayan. Naka-handle grip din. At yung kanyang Siemens na lever mga kapadyak. Ayan siya. Wala tong shifter para sa kanyang FD mga kapadyak dahil naka 1x lang to. Pero pwede nyo tong gawin 3x mga kapadyak kung okay lang sa inyo, no?
Ayun mga kapadyak, titimbangin na naman natin tong si Pinewood Easter na 2022 model mga kapadyak. Titingnan natin kung gano'n siya kabigat, no? Ayan, no? Kasama na yung kanyang stock pedal dyan mga kapadyak sa pagtimbang natin. Siyempre siya mapatak. Almost 15 kilo siya na mga kapadyak kung makikita nyo. Naglalaro sa 14.80 kilogram yung kanyang timbang. Nakalutang yan mga kapadyak. Yan yung bike check natin dito kay Pinewood Easter na 2022 model mga kapadyak. Anong masasabi nyo sa timbang niya mga kapadyak? Kung gusto nyo bang mapagayan yon, i-upgrade nyo yung kanyang fork to R-type, no? Dahil naka-call type pa to. At yung kanyang, yun lang siguro mga kapadyak na mapapagayan nyo yan. At yung price pa rito mga kapadyak ay 16,000 mga kapadyak. Dito lang yan sa Arjan Bike Shop. Lalagay ko yung Facebook page nila sa description, no? At yung kanilang contact number kung interested kayo dito kay Pinewood Easter mga kapadyak. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Kung nagusto nyo yung video na ito mga kapadyak, huwag nyo kalimutan mag-like. Mag-comment na rin kayo sa about sa bike na ito mga kapadyak para masagot natin yan sa comment section, no? At mag-subscribe na rin kayo sa akin channel para updated kayo sa mga latest MTB na kagaya nitong si Pinewood Easter. So hanggang dyan na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo, no?